basa ng Quran. Halimbawa lamang po mga kapatid, upang maging mas madali para sa atin ang makapagbasa tayo ng whole Quran sa isang buwan, at least isang beses natin mabasa sa loob ng isang buwan yung buong Quran, ay lagyan natin ng schedule para mas maging madali at hindi tayo mabigatan sa pagbabasa natin mga kapatid. Schedule natin mga kapatid. At kasama sa inimungkahi ng ating mga kapatid na schedule natin sa pagbabasa ng Quran ay ang lagyan natin kung ilang pages yung babasahin natin sa bawat wakto, sa bawat pagsasala na gagawin natin sa araw-araw sa loob ng isang buwan. Halimbawa mga kapatid, sa isang araw ay 5 beses tayo makapagsasala, makapagsamba. Una na rito ay ang Fajr, pangalawa ay ang Dhuhr, pangatlo ay ang Asr, pangapat ay ang Maghrib, panglima ay ang Isya. Sa bawat pagsasala na gagawin natin, maglalagay po tayo ng schedule na kung saan magbabasa tayo doon, at least halimbawa, at least magbabasa tayo before or after natin makapagsala, magbabasa tayo ng at least 4 pages. Halimbawa mga kapatid, sa Fajr ay magbabasa tayo ng at least 4 pages mula sa Quran. Pagkatapos nun, pagsapit na naman ng Dhuhr, magbabasa tayo ng 4 pages. Ganun din sa Asr, 4 pages. Ganun din sa Maghrib, 4 pages. Ganun din sa Isha, 4 pages. Kung pagsasama-samahin natin yung mga kapatid, ito po ay 20 pages ang iyong mababasa sa loob ng isang araw. At i-multiply mo yan sa 30, kasi tatlong, ipagpalagay na lang natin na 30 days yung isang buwan, sa loob ng isang buwan, ang equivalent po niya ay 600. Makakabasa ka ng 600 pages sa isang buwan kung ang iyong gagawing schedule ay every prayer na itataguyod mo, itatayo mo, ay magbabasa ka ng 4 pages. At napakadali po mga kapatid, 4 pages. 2 papel lamang po yan mga kapatid. So back to back yan. So ang isang papel, back to back yan, 2 pages. So, ibig sabihin, magbabasa ka lang ng 2 papel mula sa Quran, kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. At insya Allah ta'ala, sa loob ng isang buwan ay makakabasa ka ng 600 pages. At ang Quran, buong Quran, ay naglalaman ng 604 pages. 604 pages. So, kung makakabasa ka ng 600 pages sa isang buwan, so 4 na lang na pages yung idadagdag mo, o basa mo na ang buong Quran. So, ganun lang kadali mga kapatid. Napakadali gawin niya mga kapatid kung ating i-arrange yung mga oras natin. So, kung gusto mo namang tapusin yung buong Quran, babasahin mo sa isang buwan ng 2 beses, edublihin mo lang itong 4. So, gawin mong tag 8 pages every prayer na gagawin mo. So, kung gusto mo naman na tatlong beses mo mabasa yung buong Quran sa isang buwan, dagdagan mo na naman ng 4. So, magiging 12 pages every sala na yung gagawin. So, ganun din. Kung gusto mong maging 4 beses mo mabasa yung buong Quran sa loob ng isang buwan, gawin mong dagdagan mo na naman ng 4 pages. So, magiging 16 pages every sala na yung gagawin mga kapatid. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po yung example na gagawin natin, o kaya example na schedule na inimungkay sa atin ng ating mga kapatid upang maging mas madali sa atin na gawin, o kaya magbigay ng maglaan ng oras para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama sa mga gawain ng mga salaf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, mga sinaunang mga Muslim katulad ng mga sahaba, mga tabi'un, mga tabi'ut tabi'in, waman tabi'un bi ihsanin ila yawmiddin, kasama sa kanilang mga nakaugalian, kapag nalalapit na yung buwan ng Ramadan, sila ay naghahanda ng lubusan para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatapos na nila yung lahat na kanilang gagawin. Tinatapos na nila yung lahat ng mga gawain na pwedeng
makaabala sa kanila sa pagsamba kay Allah sa loob ng isang buwan. Kaya yung mga salaf, ginagawa nila, inialay nila yung buong isang buwan para lamang talaga sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama na rin sa kanilang mga gawain, yung mga ulama na mga sinaunang panahon, nagpaparami sila ng pagbabasa. Nag-stop muna sila kaunti, nagni-neutral muna sila kaunti sa pagbabasa ng mga kitab, mga Islamic books, at doon sila nagfo-focus sa pagpaparami ng pagbabasa sa kitab ng Allah, sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, nawa po ay gawin natin Shahrul Quran, buwan ng Quran, yung darating na Ramadan.